guys, good afternoon. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Walang Hanggan. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Pumunta si Mananghan niya doon kina Daniel sa bahay nila Daniel dahil gusto niyang makilala itong si Emilia Guidotti na mamamamahan ni Daniel. Dahil daw na impluensyahan daw si Daniel dito kay Emilia na kalabanin yung mga Montenegro. Pero pagdating niya ay wala dito si Emilia, kaya tumawag itong si Margaret dahil nalaman niya kay Kenneth na pumunta nga si Henya doon sa kina Emilia at natakot siya baka sabihin ni Henya about sa kay Daniel. Tapos yun nga, at nagtanong din itong si Margaret kay Nathan kung bakit merong sugat itong si Katerina, at sinabi naman ni Nathan na aksidente daw yung nangyari. So ayun na nga, at dahil wala itong si Emilia Guidotti ay gusto na ring umuwi ni Henya dahil tinawagan nga siya ni Margaret at meron daw emergency doon sa bahay nila. Pero ikwento muna ni Daniel kung bakit nagalit itong si Emily sa mga Montenegro, dahil daw itong papa daw ni Emily ay namatay dahil sa kanila. Dahil pinagbintangan nga, merong utang sa kooperatiba, tapos si Emily yung bali ni angkon sa iyahang utang, kaya siya yung nakulong. Siya yung nakulong. At nakita ni Mananghen niya yung picture ni Emily na nakalagay doon sa wall. At yun na nga, at alam na niya kung bakit nagalit itong si Emily, dahil alam naman niya yung story. So nagtanong si Daniel, bakit lola, kilala mo ba si Emily? Si Emilia? Yung mama ko? Sabi naman ni Mananghen niya ay oo daw. So umuwi na itong si Mananghen niya, at yun na nga, at sinabi niya dito kay Margaret na si Emily Guidotti daw, si Emilia Guidotti daw ay isa lang pala si Emily. Si Emily din lang pala. So yun na nga, at bakit hindi daw sinabi ni Margaret kay Mananghen niya na itong si Emilia Guidotti ay si Emily din. Dahil nga baka daw sasabihin na naman ni Henyang na si Daniel yung anak nila ni Franco. Ni Marco pala. So sasabihin daw niya na baka sabihin daw niya na ipag-insist daw niya na si Daniel daw yung anak ni na Marco at ni Emily. So first day of duty na ni Katerina dito doon sa mga Guidotti. So pumunta na sila at hinatid pa siya ni Nathan dito dahil nag-alala si Nathan dahil nga nandoon din si Daniel. At meron na siyang room doon or office niya si Katerina, and then maya-maya ay dumating itong si Daniel, pero si Nathan ay nandoon pa lang sa pintuan, hindi pa siya umalis dahil nagmamasid pa siya dito. At yung pinagtataka niya ay hindi niya pinansin itong si Katerina, hindi pinansin ni Daniel itong si Katerina, at nag-smile lang si Nathan dito. So yun na nga, at sinabi ni Nathan kay Tomas na nag-duty na nga itong si Katerina doon sa mga Guidotti, at bakit naman daw si Katerina yung pinaduty doon, na alam naman daw nila na mag-ex nga itong si Katerina at si Daniel. Tapos sabi naman niya dahil kay Mamu, dahil si Mamu yung gusto na si Katerina yung parang mag-report sa kanila. So yun. Tapos yun naman, at parang sinabi niya dito kay Tomas na ang pinagtataka daw niya ay hindi daw niya pinansin itong si Katerina dahil nandoon lang naman daw yung office ni Katerina, parang malapian lang ba. Tapos sabi naman ni baka naka-move on na itong si Katerina kay si Daniel kay Katerina, at meron na siyang gusto. Sabi naman ni Tomas, at sino naman yung gusto niya? Si Joanna? Siya. Alam mo Tomas, malapit na itong si Daniel at si Joanna. So ito namang si Tomas ay pumunta doon kina sa hotel na pinagstayhan ni Joanna dito. At yun ang pagdating ni Joanna. So nagdala pa siya ng pagkain dito, tapos
merong kumatok maya-maya at akala niya ay si Daniel. Sakto-sakto daw yung pagdating ni Daniel dahil meron nga siyang binili. At pagbukas niya ay si Tomas lang pala ito. At yun nga, pinasok siya ni Tomas dito at dahil nga hindi na ayaw na ni Joanna sa kanya dahil sugarol, bali ayaw na, malayo daw yung taste niya kay Tomas dahil ayaw niya kay Tomas. Tapos ito naman si Tomas ay mahal pa daw niya itong si Joanna. Ngunit si Joanna ay ayaw na talaga kaya parang nag-attempt ito na rapin itong si Joanna. Mabuti na lang maya-maya ay dumating itong si Daniel kaya ayun at sinuntok niya itong si Tomas at umalis na nga si Tomas, sumakbo ito si Tomas. Tapos ang ginawa ni Daniel ay sinabi niya kay Joanna na kailangan mo na talaga umuwi Joanna sa inyong pamilya dahil yun na, delikado nga siya doon dahil siya lang mag-isa. At buti na lang at na-convince niya itong si Joanna na umuwi na. So hinatid ito ni Daniel. At yun nga, habang kumakain yung mga Montenegro, ay dumating sina Daniel. At nakita nila na si Daniel at hinatid itong si Joanna. At nagpasalamat naman itong si Marco kay Daniel dahil nga sa ginawa niya kay Joanna. At yun nga, niyakap nila si Joanna at masaya naman sila sa pag-uwi ni Joanna dito. So, ito namang si Marco ay umattend ng conference din doon sa kung saan nandoon si Emily. Dahil itong si Margaret ay parang pinagsabong nila itong si Emily at saka si Marco, si Katerina at saka si Daniel. Dahil nasa kanya daw yung alas, yung dalawang alas. First na alas is itong si Marco laban kay Emily. Tapos ito namang si Katerina ay laban kay Daniel. So nasa kanya ko yung alas. So yun na nga at pumunta na si Marco doon sa conference kung saan nandoon si Emily. So yung nagpa-register na si Marco doon sa information. So yun din ang pagpunta ni na Henry at saka ni Emily. So nagtanong si Emily sa information at paglingon ni Marco ay nakita niya itong si Emily. Oh, akala ko ba na wala namang pangalan kasi chineck daw niya yung mga listahan pero wala daw pangalan sa mga Montenegro. Nag-change daw yung mind ni Marco at ano na lang daw siya, nag-attend na lang daw siya. So yun na nga at nag-attend na siya ng seminar or conference ba yun. So dito naman tayo, doon naman tayo kina itong si Nathan ay meron silang activity sa school. So bali mag overnight sila doon sa meron silang ginagawa sa ibang lugar. So hindi makauwi itong si Nathan. So doon naman tayo kina sa office ni na Daniel sa Gidotti. Tapos merong inutos itong si James kay Katerina na ihati daw yung files doon sa 10th floor. So sino daw bibigyan niya? Sabi niya merong taong susundo sa iyo. So yun na nga, pumunta siya sa 10th floor at tao po, hello po, ganyan. Pero walang taong lumabas. At parang mayroon siyang nararamdaman na tao, kaya kumuha siya ng kahoy para ipalo doon sa tao kung sino man yon. So si Daniel lang pala at nagulat siya dahil si Daniel lang pala. Tapos nagtanong si Daniel, anong ginagawa mo dito? Sabi naman niya, meron kasing ipinabigay sabay pagpatay ng ilaw. So na parang nag-brown out. Tapos yung mga pintuan sa elevator ay hindi na ma-open. So yun na. At sinadya yun ni James at ni Miguel dahil nga itong si Emily ay gustong-gusto niya na para mapalapit ulit si Katerina at si Daniel dito. Kaya ginawa yun ni na Miguel at ni James. So yun, nakulong silang dalawa ni Daniel at saka ni Katerina dito. So, and then, tinawagan ni James itong si Daniel at sinabi nga na meron dong short circuit na nangyari sa 10th floor. Kaya inayos pa muna nila so baka matagalan pa daw. So sinabi niya iyon kay Katerina. And then tumawag naman si Adrian yung driver nila dahil si Adrian yung magsusundo kay Katerina. At sinabi nga na
sinabi ni Katerina na meron ngang nangyari sa 10th floor, nakulong sila. So sinabi naman niya dito na wag na lang daw sabihin sa mga Montenegro, baka mag-alala daw sila. So itong si Adrian, si Miguel at saka si James, kunsabo or ano sila, nagkasundo sila dahil nga mga tao sila ni Emily dito. So nagtawanan lang yung tatlo dahil nag-expect na sila na merong mangyayari sa kanila. So doon naman tayo kina Emily tsaka kay Marco doon sa conference. So kumain na itong si Marco, siya lang mag-isa, tsaka tumawag siya kay Jane para mamusta, at namusta naman din si Jane sa kanila, sa si Jane sa kanya. So maya-maya ay dumating si na Emily at saka si Henry at kumain din. Tapos parang nagselos itong si Marco kina Henry at saka Emily dito. Tingin lang siya ng tingin dito habang parang masaya daw si Emily at saka si Henry. So yun na nga, at bali nagkasugat, basta Bisaya pa, nagkasugat si Emily at si Franco, at sinabi ni Franco, at Marco lagi, si Franco na ano sa Love and Sadness, si Marco, sinabi ni Marco kay Emily na, parang masaya kayo kanina ha, sa lunch daw, tapos, bakit? Sabi niya, kaya siguro madali mong nakuha itong si Henry dahil gipaagi daw sa iyang charm of beauty or something like that. Sabi naman ni Emily, sinabi mo ba na maganda ako at saka charming? Tapos yun lang siya. Tapos lumakad itong si Emily at nakatingin pa siya kay Marco. Maglibog na po kay Marco kang Franco. So ayun, at doon naman tayo kina Katerina at kay Daniel. O yun na nga, nag-usap sila at sinabi ni Katerina, ay buti na lang at wala dito si Daniel, si Nathan. Dahil kung meron, baka magalit yun. Siya, bakit ba silusa ba yung si Nathan? Siya, hindi siluso si Nathan ah. Siya, lahat ng lalaki, sabi ni Daniel, lahat ng lalaki ay siloso. Lalo-lalo na pagkasama yung ex niya. So, siya yung pinasabot niya ba? Hindi pa sabot. Sabi ko, Bisaya, guys, kikalisod, magtagalog. Pas nila, Bisaya, dako, rabak ko. Kaya mo na to nga, kanang agoy kay ni Palong naman po to emergency light. Tapos, hapit pagit sila nagkahalika ni Daniel dahil merong kinuha si Daniel sa likod ni Katerina, emergency light pala, akala niya ay halikan siya ni Daniel. Sabi pa niya, huwag Daniel, silan. Pero, nag-expect na si itong kisan siya nga. Ayun na nga, kinuha lang pala yung emergency light, para kaya parang nahiya siya. So, yung emergency light, bali na, umupo si Daniel dito na side, at doon naman si Katerina, tapos, na-off yung emergency light, kaya takot na takot naman itong si Katerina sa dilim, kaya natakot siya. At sinabi niya, Daniel, dito ka na lang sa tabi ko, siya nga, takot ka pa rin sa dilim, siya nga, una, sige na. Tapos sabi naman niya, ikaw yung may sadya, ikaw mo yung lumapit dito, sabi niya. So yun na, lumapit nga si Katerina, hanggang sa nakatulog si Katerina at dito sa balikat ni Daniel. So yun lang guys ang ating episode for today, at sana bukas abangan natin ang susunod na kabanata. And that's all guys, thank you.